Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagmamatsyag ang PDP laban sa Administrasyong Marcos at kung sakaling magkakamali ito sa kanyang mga hakbangin ay hindi nila ito pipikitan lamang. In the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice, because that is the essence of our presence here, pahayag ni Duterte sa ginanap na National Assembly ng PDP laban kahapon. Gayunman, sinabi ni Duterte na wala sa katangian niya ang maglagay ng malakas na partido laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kahit na tiniyak niya sa kanyang mga kasamahan sa partido sa PDP laban na sila ay nasa nanalong koponan. Let me make this thing very, very clear, we are not putting up a strong party against the party of the president, ani Duterte. We are not going to quarrel with him. Far from it. We will be giving our full support to him politically. He was elected by 31 million, I was also elected by a good number of majority. I feel that it is our duty to serve the country, giit ng PDP laban chairperson. Pagkatapos ay binati ni Duterte si Marcos ng good luck at sinabing, I hope he will govern this country in accordance with the people's interest. Magugunitang noong kasagsagan ng kampanya, tinawag ni Duterte ang kandidatong si Marcos, na anak ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., bilang isang layaw na bata at mahinang pinuno. Subalit makalipas lamang ang tatlong araw bago ang halalan, sinabi naman ng dating Pangulo na si Marcos Jr., ay namumuhay ng simple lamang at nagdududa ito sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos kahit na nabawi na ng gobyerno ng Pilipinas ang 171 na bilyong piso sa mga sinasabing nakaw na asset hanggang sa ngayon. Natitiyak ngayon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Department of Education na tiyaking maibabalik itong pondo ng Special Education SPED para sa fiscal year 2023. Ayon kay Undersecretary Annalyn Sevilla, magkakaroon ng internal realignment sa budget nito upang mapaglaanan po itong SPED. Ibabalik niya ang pondo ng special education na kapantay pa rin ng alokasyon ng 2022 budget. Kinumpirma rin po ni Undersecretary Epi Maco Dencing III na plano ng ahensya na mag-institutionalize ang budget or ma-institutionalize ang budget para sa SPED kung saan ilalagay ito bilang bahagi ng Tier 1. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa Department of Interior and Local Government o DILG at mga alkalde para alamin kung gaano karami ang mga kabataang nag-aaral sa ilalim po ng SPED. Umaasa ang DepEd na maipatutupad ang infrastructure projects sa mga lugar kung saan maraming special education children. Tulong sa lahat ng sektor, binigyang diin ng Pangulong Marcos sa pagdalo nito sa ika-65 anibersaryo po yan ng Social Security System. At may report si Bombo Chil Emprido. Bombo Gerald, Bombo Ever, binigyang diin nga ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang hakbang sa kanyang administrasyon para tulungan ang mga mahihirap na sektor. Kagaya ng pinagaan na paghuhulog sa Social Security System na ginawa ng Pangulong pahayag sa 65th anniversary ng Social Security System na isinagawa sa East Avenue, Quezon City. Una na rito, sinabi ng SSS na magbubukas ang mga ito ng dalawang programa para magbigay ng financial assistance sa mga miyembro at pensioners na naapektuhan ng nagdaang bagyong Karding, kung saan ang mga magsasaka at mga mangingisda ay isinasali na rin sa SSS. Naniniwala ang Pangulo na malaking tulong din ang Contribution Penalty Condonation Program sa mga business at household employers, lalo na ngayong may krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Itinatag noong September 1, 1957 sa pamamagitan ng Social Security Act of 1954 ang SSS at nilikha upang magsilbi bilang isang financial institution ng gobyerno na nagbibigay ng social security protection sa lahat ng manggagawang Pilipino. Narito nga at pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ng ating mga private employees. At the other one that I wanted to take note of was the consolidated loan program with the condonation penalty. Ito yung ating ginagawa na para itong mga ating yung mga hindi ganun din, hindi makapagbayad ay ginagawa natin ng paraan so that the employees, the employers will still enjoy the benefits of the insurance system that we have put together.
and to which everybody contributes. And therefore, dapat naman ay makita nila yung benepisyo doon sa kanilang ibinabayad. And with programs like this, which are timely, which are sensitive, which are aware of the condition of... Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang awarding ceremony ng Social Security System na bahagi ng ika-65 taong anibersaryo nito. Magbabalita ang aming correspondent na si Rex Remedio. Rex, ano daw ang mga plano ng Pangulo para sa SSS? Ganito yung nangyari. Nangako yung Pangulo na susuportahan pa niya yung mga inisyatiba ng SSS, partikular sa pagpapabuti ng kanilang trabaho. Sinabi niyang mahalaga raw ngayon yung ginagampanan ng SSS sa pagbangon ng mga Pilipino mula dun sa krisis na dulot ng pandemya. Nagpasalamat din siya sa mga kawanin ng SSS sa kanilang mga sakripisyo upang maipaabot yung mga serbisyo nito sa mamamayan. Kinilala rin niya yung mga magagandang programa ng SSS gaya ng condonation ng penalty sa mga hindi nakakapagbayad ng utang. Ito raw yung ginagawa ng SSS para matulungan yung mga nahihirapan sa pagbabayad ng kontribusyon ng mga employee at employer. Ganun din yung flexible payment scheme para sa mga magsasaka at mangingisda na alam naman nating matinding naapektuhan ng pandemya. Samantala, wala naman siyang inanunsyong kahit anong bagong programa na nais niyang isulong ng ahensya. Kahit kamakailan lang, nakipag-meeting yung nakipag-meeting daw si Pangulong Rodrigo Duterte, si former President Duterte, doon sa mga friends niya sa PDP Laban. No. Tapos nagsalita siya na basically he threw his full support para kay President Bongbong Marcos. Kasi alam ninyo, paano ba 'to? Nung panahon kasi ni PRRD, syempre tayo, most of us are from the outside looking in, 'di ba? Ibig sabihin noon, what we know na what we think is happening to the government yung mga bagay lamang na nababalitaan natin. Unfortunately, alam naman natin na kahit anong balita, kahit anong article na lumabas about government, it's just a glimpse of what's actually going on inside. Naiintindihan niyo ba? Ang nababalita tungkol sa gobyerno, hindi lahat na nangyayari sa gobyerno. Kasi there's just too many things happening. At meron pa mga bagay na hindi talaga for public consumption. I know that for myself kasi kahit papano, right now, sometimes meron akong mga impormasyon na nakukuha from first-hand sources na based on my best understanding, hindi talaga pang live, hindi pang Facebook live, hindi pang broadcast. Kaya mapapansin ninyo, halimbawa, since matapos yung eleksyon, hindi na kami, 'di ba, nung kampanya, 2 times ako mag-live isang araw, 'di ba? Ang dalas, 'di ba? Parang hindi pa tapos katatapos sa isa kong live na naman uli. Tapos ngayon, mababansin niyo, minsan mag-live ako once every 3 days, minsan once every 4 days. Kasi nga iniisip ko, siyempre alam natin pag nag-live ako, kikita ako dahil may Facebook advertisements 'di ba? Meron akong revenue share doon. Kaya lang iniisip ko, may mga bagay talaga na hindi po pwedeng ikwento. Alam niyo 'yon, hindi talaga siya pang public consumption. Ngayon, ako TP, did you visit your relatives in New Jersey? Magtatampo sila sa iyo kasi nasa Georgia ka na. Oo, actually. Hindi ko minensyo. Tawagan ko nga mamaya. Hindi nga ako may mga mag-anak din kasi ako sa New Jersey at saka sa California. Hindi ko na madadalaw. But anyway. So given that, syempre, nothing is more powerful than an informed electorate. Pero there are really some things na hindi talaga dapat malaman. Parang hindi na dapat i-broadcast pa. So given that, siguro naiintindihan ni PRRD na even if sabihin na lang natin na medyo rocky yung start, hindi naman rocky, pero medyo weird yung start ng PBBM administration, I think
he is aware from his own personal experience that the first several months of any administration talaga, eh, talaga adjustment period. No? Halimbawa, meron pa nga panahon ni ERAP at saka panahon ni GMA. Hindi ko alam yung panahon ni Ramos kasi bata pa ako masyado noon eh. Pero panahon ni ERAP, GMA, and even Pinoy, yung first several months talaga, ano, magulo. Ganun talaga. Hindi balita yan. Totoo lang. Ganun lang talaga. Kasi syempre, pagalimawa, nanalo ang isang presidente, nanalo ang isang kandidato, syempre, lahat ng mga sumuporta dyan, syempre, jostling for positions yan. E de, ano magagawa mo bilang presidente? Sometimes, you will have to make political accommodations. Kaya lang, syempre, pag meron ng sumablay, or meron na nakita ka na hindi naman masamang tao, hindi naman necessarily pag sumablay masamang tao eh. Kasi parang ano lang yan eh, siguro talented rin yung tao na yon, qualified rin. Ang problema lang, hindi maganda yung synergy with other people, mga ganon. So you will have to let him or her go, yung mga ganon. So given that, syempre, nasa adjustment period pa tayo kasi wala pa man lang 100 days ang Bongbong Marcos presidency. Although admittedly, may mga some things na kailangan talaga ng adjustment. Ngayon, given na sinabi ni, di ba, nag-meeting yung PDP laban, tapos siguro hello guys, kumusta ba kayo dyan, buhay pa pala kayo, ganyan. Tapos nag-hello-hello sila, ganyan, tapos sabi ni PRRD, full support tayo kay BBM, Channelin, ganyan. So I think that's a good sign na nagtutulong-tulungan tayo. Kasi nga, ang pinakamahalaga kasi guys, eh yung plataforma nila BBM noon, wala mo rin sa plataforma, pero campaign chant nila, na unity. No, unity. Hindi natin ma-achieve ang absolute na unity. Hindi talaga. That's the reality of it. Pero sabihin na lang natin ang gusto natin ma-achieve ay optimum unity. Yung pinakamataas na level na unity na po pwedeng abutin. Gets nyo? Kasi by nature, ang isang demokrasya guys, inherently, is a system that, democracy is a system that encourages dissent. Gets nyo? Ang isang political system na demokratiko ay isang sistema na nag-encourage ng pagkontra. So hindi makukuha yung absolute unity, pero we can try optimal unity. Kaya lang, syempre, hindi natin magagawa yun kung yung ilang mga ina-appoint ay may mga sariling lakad. Diba? So given that, given na gusto natin nation building, bawas-bawas na ng away, kasi ako napapagod na rin ako, guys. Yung puro away. Sabi ko nga, hindi ba pwede mag-nation building na lang? Kasi papansin ninyo, nung una kong mga live dati, yung mga 2017, 2018, 2019, yung mga live videos ko noon, lagi akong may kagalit. Tapos papansin ninyo, nung nag-2020 na onwards, chill na lang ako. Kasi nakapagod yung nakikipag-away. Di ba nakapangit? Di ba? I mean, gusto ko ba nakikipag-away? Kaya, parang ganito eh. Patandaan ko yung turo sa akin ni Bossing Jojo Robles, yung co-host ko sa Karambola. Sabi ni Jojo sa akin, when all you have is a hammer, everything you see is a nail. Pag meron ka lang ay martilyo, lahat na nakikita mo ay pako. At that time, in my case for example, at that time, ang nakikita ko talaga para bumigay, para umunat yung mga gusto kong paunatin, eh pag pinilalait ko sila sa Facebook. Yun talaga, yun ang reality. Tarahin mo sa Facebook, ganyan. Tapos uunat yan, hopefully. Kaya lang ngayon, iba na yung sistema because to a certain extent, meron akong direct access sa mga matataas na opisyal. Ibig sabihin, nakukontak ko na sila ng diretso, nakakausap ko ng diretso. So I think it's wiser na we follow a path of least resistance.